Hi guys, welcome back for another video. For this video guys, may dalawang viewers po ako na nagtanong po about kung paano daw po ako nag-apply as direct hire po. So guys, itatanong ko po ito sa inyo kung kayo po ba ay first timer mag-abroad po. First time nyo po bang mag-abroad? Kasi kung first time nyo pong mag-abroad, guys, honest opinion ko lang po para sa akin po, ang advice ko po sa inyo is mas maganda po na mag-agency na po muna kayo kung first time nyo pong mag-abroad. Kasi guys, sa totoo lang, nung first time ko din pong mag-abroad, nag-agency po ako. Though maganda naman po ang direct hire, may direct hire po kasing may agency, may direct hire naman pong walang agency. Yung sa akin guys, base sa experience ko po, wala po akong agency. So guys, para sa akin po is, mas maganda po mag-agency na muna po kayo. Kasi guys, sa mga first timer, I understand na mahirap mag-start, parang mahirap hindi mo alam kung ano ang una mong gagawin, hindi mo alam kung paano mo ito gagawin. So, i-advise ko sa inyo na mag-apply po kayo sa agency. Bali ito po guys is parang ano niyo lang po parang first step nyo po, for example, kasi first time nyo naman po mag-abroad, para sa next na abroad nyo po, may idea na po kayo kung paano ba yung kalakaran. For example, pag mag-direct hire na kayo, halimbawa man po. So, yun guys, sa akin guys, para sa mga first timer, maganda naman pong mag-agency na muna para malaman nyo po at matutunan nyo yung mga pasikot-sikot baga guys. Kasi ang direct hire guys, sa akin, honest na sagot ko lang sa inyo guys, yung sa akin, na-hire po ako through online po. Mayroon, though wala po kong agency guys, bali may mga profile ako sa online guys, mayroon ako sa LinkedIn, naggawa ako ng profile like yung resume ganyan, yung basta may profile ako doon and then sa work abroad po. Pero ito ngayong trabaho ko guys ngayon is sa work abroad po ito. Yung employer po ang nag-reach out sa akin po. Bali siya yung nag-contact sa akin sa number ko. And then, that's the time nag-start po kami ng conversation, guys. Though, ngayon, guys, sasabihin ko din kayo na beware din po sa mga scammer ngayon kasi may mga nagpapakilala na like employer sila, ganyan. Gusto nilang mag-hire ng parang sa atin, OFW, and then ganito, ganyan. Pero, hindi mo pala alam na parang ini-scam ka na, parang ganyan. Kasi syempre, first timer ka, hindi mo pa masyadong kabisado ang mga ganyang pasikot-sikot. So yun guys, yung sa akin, to be honest po, is nagduda din po ako niyan. Kasi nga, yung employer ko is hindi ako agad in-interview. Parang umabot pa ng isang linggo or more than a week pa ata bago niya ako na-interview. Pero nagko-communicate na po kami guys through WhatsApp po yun. And then, second thing po, yung first thing na inanong ko po yun, yung hindi pa ako ini-interview ganyan, hindi ako agad in-interview ganyan. And then, yung second thing na parang nagda-doubt ako is yung sa salary kasi too good to be true po. Kasi yung experience ko guys, Saudi po ako and yung sa alam naman po natin yung mga kapwa ko FW sa Saudi, though hindi naman po lahat na mababa ang sahod, pero alam naman natin ang standard na salary ng Saudi guys. So parang nagduda ako kasi too good to be true na mataas ang ano nila, offer nila, parang ganyan. So yun, pero guys, nung na-interview na po ako ng employer ko, that's the time po na naniwala ako na legit pala and then
kinausap ako about sa mga duties ko, yung ganyan, yung salary, mga ganong bagay, guys. And then after that, hiningan niya ako ng mga documents, like yung mga diploma ko, TOR, mga ganyan, certificate ganyan, guys, para sa processing, and then yung sa contract po. So yun, guys, yung sa akin, yung sagot ko sa inyo, since tinatanong niyo po ako kung paano ma-hire as direct hire. Parang ganyan, guys. Yung sa akin, guys, sa online po ako noon, hinire ng employer ko. Pero ang advice ko po sa inyo, guys, lalo na sa mga first timer na mag-abroad, is mag-agency na muna po kayo, guys. Maganda naman din po yung agency, guys, kasi nga sila ang maghahanap ng employer po sa inyo. And then sila yung magko-communicate, yung employer and then yung agency, and then i-update na lang po nila kayo niyan. Pero guys, mayroon lang kasi minsan yung agency kasi yung parang medyo matagal yung proseso nila. Pero at least, ipre-process nila or hinahanapan kayo ng employer po. So yun, guys, yun ang munang advice ko sa inyo, na maghanap na muna po kayo ng legit na agency and dun po kayo mag-apply. Madami naman po, pwede kayong maghanap sa POAA, pwede kayong pumunta mismo sa POAA para sa mga legit na agency po. And then, para din po sa yung mga mahilig sa online, guys, makakahanap naman po kayo ng mga legit na agency sa online. And guys, kung wala pa po kayong masyadong idea po sa yung tulad nung sa akin sa work abroad, mag-register po kayo, guys, sa work abroad. Maglagay kayo ng parang resume doon, and then maglagay kayo ng contact details nyo. Kasi dyan, guys, yung mga agency ang mag-reach out. And then sometimes naman, yung mga company or employer, yung tulad nung sa akin, guys. Pero usually, guys, ang madami ang mag-reach out sa inyo niyan is ang mga agency po. And doon, guys, makakapag-apply naman po kayo niyan kasi may mga nakapost po doon na mga available na mga work abroad po. Pwede kayong mag-apply doon. Siyempre, gawa na muna kayo ng account niyo sa work abroad, and then doon makikita niyo po yung mga hiring po. And that's the time pwede kayong mag-send ng application niyo po. And then hindi niyo na lang malalaman, guys, na yung mga agency na ang nagtatawag sa inyo, nag-i-email sa inyo po. So yun, guys, para sa mga nagtanong sa akin kung paano ako na-hire, kung paano mag-apply ng direct hire, guys, yung sa akin po is sa work abroad, online po ako niyan na-hire. And for those who are new sa mga ganitong sa pag-abroad, guys, sa mga first timer, ang advice ko po sa inyo is mas magandang mag-agency po kayo para mas mabilis kayong makuhanan ng or mahanapan po ng employer po, guys. So, I hope, guys, na sagot ko po yung tanong nyo about sa kung paano ba ako na-hire ng direct hire or kung paano ko na kuha ang trabaho ko dito through direct hire po. Sa online po iyon, guys, sa work abroad po ako niyan nakahanap ng trabaho dito. And madami pong choices niyan, guys, sa work abroad, basta may account lang po kayo. Kung wala pa po kayong account, guys, kung hindi nyo pa po alam ang work abroad, maglalagay na lang po ako ng ilalagay ko na lang po ang video ko sa description box para masundan nyo din po, guys. May video po ako dyan, ipinapakita ko po kung paano kayo mag-apply sa work abroad. Pero siguraduhin nyo na muna po na naka-register po kayo or may account na po kayo sa work abroad po. So that's it for now, guys. I hope to see you on my next video. If you haven't subscribed to my channel yet, this is Besh Lori. And please do hit the bell button na lang din po para updated po kayo sa mga next videos ko po. Maraming salamat, guys. And I hope nasa mabuti po tayong kalagayan. And habaan lang po natin ang ating pasensya, guys, and maging maging matyaga lang po tayong maghanap ng trabaho at makakapagtrabaho din po tayo niyan. So, maraming salamat, guys, and God bless po. Bye po.